Magandang hapon mga ka-abante. I'm Sara Acido, your Queen Bee, Queen Basketbolera. At narito po tayo para sa isang live na episode ng Mas Pinasaya at Mas Pinagandang Sport Talakan. At bago ang lahat mga ka-abante, syempre huwag na huwag niyo pong kakalimutang mag-like, follow, and subscribe sa aming mga social media accounts. So yes mga ka-abante, tama po ang narinig nyo, live na live po tayo ngayong hapon dito sa Command Center. At ngayon, makakasama po natin ang isang special guest. Papakilala ko na sa inyo mga kaabante, hindi ko na patatagalin pa. Mga kaabante, nandito si San Miguel Beerman rookie Daniel De Guzman. Hi Daniel! Hi, hello, how are you guys? Ayan, maraming salamat Daniel ha, at mukhang nag-stop over ka pa para makapanayam ka namin ngayong hapon. Nandito ako ngayon sa ano, sa Cabarutuan City. Opo. So, eto Daniel, kasi matagal na rin tayong naka-quarantine, 'di ba? Walang laro, walang practice, walang PBA. So, ano ba yung pinagkakaabalahan mo mula nung nahinto nga yung liga? Nag-exercise pa rin ako sa loob ng bahay, sa amin sa Bakuran, at syempre hindi ko pinapabayaan yung ano ko, yung katawan ko, lalo na sa kondisyon. At tuloy-tuloy pa rin yung pag-exercise ko. At of course, para tumaas yung immune system natin para may panlaban tayo sa mga sa kumakalat na virus niyo. So Daniel, araw-araw pa rin yan. Yan yung routine mo, exercise. Nakakapag-basketball ka pa ba? Oo. Dito sa amin, sa half court namin, may gumawa din kami ng mga ng half court. Yung maliit na bola. So doon ako nagpa-practice every day morning, at yun. Minsan lumalabas din, nagja-jogging din ako sa Bakuran namin, tsaka sa barangay namin. So kondisyon ka pa rin pala. So if ever na bumalik na yung liga, ready ka nang sumalang. Oo naman. Ready so, lang. Ready na lang. Syempre. Pero ito Daniel, kasi 'di ba, talagang pinupush nga ni Commissioner Willie Marshall na maibalik na sa normal yung PBA. Kumbaga, nagsumite na siya ng nagpaalam na siya sa IATF para nga maibalik na yung practice ng PBA team. So ano yung reaction mo nung narinig mo yun na may posibilidad na bumalik na ulit sa normal yung routine nyo sa PBA? Talagang naging ano talaga, yun mo lang nabasa ko. Ang una kasi nabasa ko yun sa social media. So, natuwa ako at talagang excited na ako. Talagang nung before pa lang, nung ano pa lang, talagang nag-ready na ako. Decision ako lalo para ako. Pagbalik namin sa team, sa practice, ready ako. Mm-hmm. So, ano ba yung pinaka namimiss mo ngayon sa SMB? Yung ginagawa mo everyday with SMB, ano yung pinaka namimiss mo? Nami-miss ko yung kulitan namin nila, Kuya Arwin. Kuya Arwin tsaka nila Russell, Terrence, ayun. Nakaka-miss talaga. Miss ko na yung mga teammates ko, yung mga coaches namin. At talagang, ayun, tapos yung, of course, yung practice namin, lagi kaming go hard, physical, ganun talaga. Puso kasi yung, every practice namin, puso talaga. So binibigay namin bawat isa yung best namin para sa ganun, pagdating namin sa actual game, ready kami at handa kami sa bakbakan. Dahil kayo yung defending champion ngayong naudlot nga na All Filipino Cup, di ba? Pero sabi mo nga, miss mo na yung mga teammates mo. Nakakapag-usap-usap pa ba kayo? Yes. Last week, nag-video call kami lahat. At yun, nagkamustahan kami. Tapos medyo yung iba, ano ko, ano yung condition namin. Iba, sabi ko, tumataba na ba? Ganon. Kung ganun pa rin ba yung kondisyon namin, kung talagang ready pa kami pag bigla nagkaroon ng practice. Yan. At nagkukulitan lang. Tahan, yan. Yan. So nabanggit na nga rin natin yung team practice nyo sa SMB. No? Ano ba yung unang ginawa mo noon sa practice? Or sino yung unang nag-welcome sa'yo noon nung pagtungtong mo sa team practice ng San Miguel? Si Kuya Arwin. Sige Arwin, kasi actually pares kami kayong ano, magkababayan kasi kami eh. So sinabi niya ako, ginaid niya ako sa practice at sabi niya sa akin, go hard lang. So yun talaga, binigay ko yung best ko nung pagdating ko, go hard ako sa practice.
At siguro, yun, napansin ko parang na-appreciate ni coach yung ano ko, yung sipag ko sa loob ng court. So, yun, that's why siguro pa kaya nakuha nila ako sa, nakapag-sign ako sa team. So, yung talagang effort mo, saka yung galing mo rin, syempre. Saka nabanggit mo nga na si Arwind yung nag-welcome sa'yo sa team. Kasi, di ba, kumalat yun, nag-trending yung picture yung dalawa na nag-uusap kayo habang nasa practice, di ba? Naalala mo pa ba yun? Kasi, idol since college talaga, na since high school pa ako talaga nung pinapanood ko siya sa game niya, FEU pa lang siya noon that time. So, nangarap ako na sana maging gaya din niya, maging gaya ko din siya. So, naggulat na lang ako talaga, sobrang blessed na naging teammate ko pa siya. Ayun, so, nakakatuwa, sobrang happy. Natupad, yung idol mo, teammate mo na ngayon, tapos mentor mo na rin yan, sigurado, syempre. Pero ito, Daniel, since rookie ka nga in San Miguel, meron na bang nangyaring initiation? Paano ka ba win-welcome sa team? Nabinyagan ka na ba ng San Miguel? Natawa ka, mukhang pinahirapan ka. Ano ginawa? Pwede mo bang i-share sa amin? Tawang-tawa ka dyan. Ano, nasa team building. Talagang ano, talagang siyempre, si Kuya Chris Ross, yung mga veterano namin, na mga PhilAm. So, yun. Ano, talaga. Anong ginawa? Bakit para ang sesaya nung initiation na nangyari? Ano ba yun? Kwento mo Kwento naman. Kwento ko ba? Hindi, eh. Kasi, ano eh. Basta nakakatawa na, ano, na medyo mahirap, pero talaga, yan. Ano, basta pinainom nila ako, gano'n. Nilasing ka ng mga ayun, mga yan. Ayun, may mga sayo-sayo kasi may kakanta, gano'n. Yun. So, sa madaling salita, Daniel, pinaglaruan ka. Ayun, oo. Ako, si Ko... Actually, ano kami nun eh. Ako, si Comboy, si Kuya Bambam, si Rase. Apat kami. Pero, ano, mga veterano ng iba sa amin eh. So, kami lang rookie yung dalawa ni Comboy. Mm-mm. So, pinaglaruan pala kayo. Mukhang nag-enjoy ka naman eh. Kasi tuwang-tuwa ka habang kinagwento mo sa amin eh. Enjoy talaga. Sobra, sobra, sobra. Talagang ang saya ng bonding namin ng team. So, isa yung sa mga talagang ano, memories talaga na nakakatuwa ng mga time talaga. So, nabanggit mo, di ba, nilasing ka nila, pinainom ka nila. Pagkagising mo ba, kinabukasan, naalala mo ba yung mga pinagagawa mo nung gabi na yon? Hindi ko na maalala. Hindi mo na baka may video ba? Baka makita namin yung video na yan, magulat ka. Hindi ko alam. Yan lang, huwag naman sana. Huwag naman sana kumalat, no? Unahan mo na. Pero nabanggit mo nga na okay yung bonding nyo sa team, okay yung samahan nyo. Pero syempre, alam naman ng lahat na syempre, champion team itong San Miguel Beermen. So, ano yung mindset mo everyday tuwing pupunta ka sa practice knowing na talagang champion team yung ano eh, yung kinabibilangan mong team, which is yung San Miguel Beermen nga? Every time na pag dating ko sa practice, lagi lang nasa mindset ko na bibigay ko lahat ng best ko. Hindi ako magpapakita ng pagod o ano, basta lagi akong go hard. Pag sa loob ng court, humble lang. Tapos, susundin ko lang yung sinasabi sa akin ni coach. Kung ano lang gusto niyang, gusto niya pagawa sa akin lang. So, yun. Go tapos, hard lagi akong every day. Maga ako sa training at kasi pag sa practice kinakausap ako madalas si Kuya Arwind eh. So guide niya ako ano yung mga parang sinishare niya sa akin yung ano eh yung mga experience niya sa loob ng court. So parang yun lang ginagawa ko talaga. So yun. Kaya talagang pinapirma ka, syempre, ng kontrata ng San Miguel dahil dyan sa mentality mo tuwing nasa practice ka. Sorry. Ayun, so, ganyan kasi yung mentality mo, masipag ka, always kang talagang todo sa practice, kaya naman yung kontrata, pinapirma na sa'yo ng San Miguel Beer, di ba?
Siguro nga ganun nga. may potential na nakikita sa iyo yung management at syempre yung mga coaching staff. Siguro nga ganun na. So Daniel, paano ba yan? Kasi ang dami na rin veterans, di ba, sa SMB. Hindi ba sila naging intimidating or parang hindi ka ba kinabahan nung papunta ka sa practice na alam mo nandun sila Arwen, ayan, sila Marsho, sila Junmar, sila Chris Ross? Agad na question. Yan nga, yun ano eh. Yan yung unang-una nga nung pag nakita ko sila talaga, sabi ko, sa TV ko lang nakikita, ganun at sa... Napanood ko lang sila before, so ngayon kasama ko na sila. So before ako pumasok noon sa loob ng court, nagdasal ako na sabi ko bigyan ako ng lakas ng loob at tapang ni Lord yun, bibigay ko talaga yung best ko pagka talaga yun nasa training na noon that time. So 100% kagad nakita ko, kaya nakita ko ni coach siguro, kaya yun nagustuhan ako ni coach talaga, ni coach at yung mga teammates ko at ang mga staff. Kaya siguro, yun. Yun na yung naging, ano, yung naging bala ko, kumbaga, everyday. Everyday sa... Kaya talagang isa ka ng San Miguel Beerman, di ba? Member ka, officially, isa ka na talagang Beerman. So, eto, Daniel, bago natin ituloy yung kwentuhan natin, yung tanungan natin, merong mga nanonood sa atin ngayon, baka pwede mo silang batiin. Nandito si Aaliyah, ayan, si Aaliyah, si Alexis, mga nanonood sila, hello daw po, sabi ni Alexis Cruz. Yes, hello guys, thank you for watching at sana supportahan niyo pa rin lagi ang San Miguel Beerman at itong pa-subscribe din tong channel na to. Ayan. Ayan si Melody, si Nina rin sabi, keep safe daw, ingat ka daw diyan. Ay. thank you so much. Naka-hazard ako dito ngayon sa may 7-Eleven eh. Nako. Actually kasama ko yung mga pinsan eh. Hello po. Nako, nahihiya. Mga nagtatalo. Hello po. Ayan, ingat kayo dyan. Mga nagtatalo. Ay, si Kabigaw. Hello po. Ayan. So, nakakatuwa naman may kasama ka dyan. So, eto Daniel. So, eto nga. So, balikan natin yung naging earlier career mo sa basketball. Siyempre, na nagsisimula ka. Ano ba yung masasabi mong highlight ng career mo nung nasa college basketball ka pa, nung collegiate year mo, ano ba yung masasabi mong highlight, pinaka-highlight nung career mo? Actually kasi nung college ako, hindi ako nakapaglaro ng UAAP eh. Mm-hmm. So nakapaglaro ako talaga sa Lyceum lang eh. Mm-hmm. Sa Lyceum. So di pa kasi nung NCAA that time at ISAA. So yun, nag-champion kami sa ISAA, first champion namin. So kay Coach Bonitan noon. Yung nag-champion kami talaga. Maganda yung maganda yung pag-champion namin. Free throw akong dalawa eh, free throw. Mm-hmm. Na-shoot ko yung last free throw. Dumama kami na isa, crucial na yun. Wala nang oras nang that time yun, doon nag-start hanggang sa nabigyan na ako ng break at kinuha na ako ng UST. Kaya lang hindi ako napaglaro nga ng UAP dahil sa mga grades ko nun. May alam ko nga Daniel, may offer ka from UST eh, talagang interesado sa iyo nun yung UST, di ba? Si Coach Pido Arencio pa nun eh. Pero hindi ka ba nagsisi na hindi ka nakalaro sa UST no nung time na yun? Kasi syempre glory days din ng UST yun eh nung time na yun. Hindi naman. So hindi lang ako sumuko at nag-aral ulit ako. At may mga commercial league noon. So doon na sumasali ko sa mga commercial league. So mayroon kasing friend ko na ako na maglaro sa Dubai. So yun, naglaro ako sa Dubai noon at doon ako nagpa-condition at nung time na yun medyo okay na yung laro ko noon. So
nag-decide na ako bumalik ng Pilipinas para maglaro ulit ng mga league dito. So, doon na nag-start ulit, naglaro ako ng MPBL. So, maganda yung naging maganda yung pinakita ko ng MPBL. So, sa D-League hanggang sa na-drop na ako. Yan. Nagtuloy-tuloy naman. Ay nga, nabanggit mo, syempre, naging parte ka ng MPBL saka ng D-League, di ba? Naging maganda talaga yung career mo doon. Tingin mo, ano ba yung naging contribution nung part, yung pagiging part mo ng champion team din nung college ka sa success mo ngayon sa Commercial League and syempre, dito nga, sa PBA, professionally, member ka na ng SMB. Sorry. Kasi naging successful ka, di ba, Daniel, sa MPBL, saka sa stint mo sa D-League. Tingin mo, ano ba yung naitulong nung college career mo, yung collegiate years mo noon, sa success mo ngayon dito sa basketball, sa professional basketball? Yung kasi sa academy kasi, hindi lang parang, na para ka din, kung nag-aaral ka, para din natututo ka rin eh. Kumbaga yung memory mo tumataas din sa, so, halos ganun din eh. Parang, so yan mga kaabate, nagkakaroon lang po tayo ng kaunting technical problems, pero maya-maya ay makakasama natin, syempre, ang rookie ng San Miguel Beermen na si Daniel De Guzman. At kahit naman ay nasa biyahe itong si Daniel, talagang nag-hazard siya sa gilid ng kalsada para lang makapanayam tayo. So maraming salamat sa iyo, Daniel, at aantay namin yung pagbabalik mo. So syempre, mga kaabante, batiin muna natin yung mga nanonood sa atin ngayong hapon. Syempre, nandiyan si May Marcos, si Aliyah, syempre, hi sa'yo, Aliyah. Kay Alexis, hi Alexis, maraming salamat sa lagi mong panonood. Kay Melody, kay Nina, kay Manny Hoson Cruz, yan, kilala ko yan. Kay James Culas, ayan, at syempre, ito si Nina Gabriel Castro, sabi niya, sana mag-start na ang PBA. Yes, lahat tayo umaasa dyan, Nina, na maaari na nga, soon enough, talagang soonest, makakabalik na yung PBA. Abangan natin yan dahil alam kong lahat ng fans naghihintay. So, ayan na. At ang daming, Daniel, ang daming heart emoji ni Aliyah Aliyah Del Rosario. Ayan na, mali pa ako sa pangalan mo, Aliyah. At may nag-comment pa, Emil here. Ayan. Siguro may gusto sa'yo to, Daniel. May crush siguro sa'yo tong fan na to. Puro heart. Puro puso yung comment niya dito sa live natin. Siguro crush ka niya. Mag-hi ka naman kay Aliyah. Hi, Aliyah. Kamusta? Ayan, puro heart. May nag-comment tuloy sa kanya. Marupok daw. Marupok daw si Aliyah. Ayan. So, eto Daniel, tuloy natin. Kasi eto, syempre, mula nung pagkabata mo, talaga bang basketball yung sport na minahal mo? Talagang basketball na ba yung gustong-gusto mong sport noon? Sa totoo lang, parang hindi talaga eh. Nung bata kasi ako, ang hilig ko talaga games. Mahilig ako mag-computer lang talaga dati eh. So, nung pagtungtong ko ng high school, so, third year high school nun, meron kahit sa akin mag-basketball. Hanggang sa, yun, na tuloy-tuloy na parang naisip ko na ito talaga yung para sa akin. So, may maganda yung naging resulta kasi noon that time. Sabi ko, tuloy-tuloy ko na lang to, baka maging successful ako sa basketball. Nasa nagkatotoo nga. Di ka naman nagkamali. Talaga namang successful ka talaga ngayon sa basketball career mo. Pero sino ba yung naging inspirasyon mo sa basketball, Daniel? Sino yung idol mo noon sa basketball? Sa PBA, sino ba yung PBA idol mo? PBA? Nung PBA, inabutan ko si Coach Alvin Patrimonio. Naabutan mo siya. Bata pa ako noon eh. So, that time kasi talagang maliit pa ako. Pero hanggang sa... Natuwa ako dahil ang galing niyang maglaro noon. Pinapanood ko siya hanggang sa nag-MVP pa nga siya noon. So, yun.
Sabi ko, gusto kong maging tulad din niya. At andiyan ka na, papunta ka na doon, syempre, ma-achieve mo rin or maaaring mahigitan mo pa rin ang career nga ni Alvin Patrimonio sa PBA. Pero ito nga, ito Daniel, nasa PBA ka na ngayon, di ba? At syempre, nasa SMB ka, rookie ka ng SMB. Ano ba yung team na gusto mong makaharap, yung excited kang makaharap pag nag-resume na yung PBA? Of course, yung ano, yung diehard, Ginebra. Ginebra. Ginebra talaga. Bakit Ginebra? Kasi sa family namin puro Ginebra sila eh. So nung napunta ako ng San Miguel. Anong reaction nila? Parang ano eh, parang nahati eh. Parang diba yung kalahati San Miguel, kalahati Ginebra. Dapat buong diba? Pamilya San Miguel na. Oo nga, sana nga. Paano kaya kapag may laban kayo, no, katapat niyo yung Ginebra, paano kaya mag-cheer yung pamilya mo? Hati pa rin kaya yan? Oh, actually, pag may laro nga yung Ginebra, nanonood sila lahat. Kadami nilang nanonood, mga Ginebra fans talaga eh. So ngayon, ngayon palalaman ko kung sino talaga ang tunay na. Makikilala mo kung sino talaga eh. Kung sino yung tunay na nagmamahal sa'yo, Daniel. Hindi naman, tignan natin. Excited na nga ako eh. Oo. Pero ito Ginebra, gusto mong team na makaharap. Pero sino naman yung player na gustong-gusto mo nang makatapat sa loob ng court? Si James Yap. James Yap. Oh. Bakit si James Yap? Isa rin siya sa idol ko eh. Kaya excited din ako na makaharap siya. Sana nga pagbinigyan ako ng pagkakataon sa loob. Gusto ko siyang pahirapan sa loob ng court. Yun. Aabangan natin yan. Aabangan namin yan, Daniel, sa pagbabalik ng PBA kapag nakatapat niyo yung rain or shine. Kailangan nakatao ka kay James Yap. At papahirapan mo siya. At syempre, wag mo siyang paiisahin sa'yo. Pero ito Daniel, kasi 'di ba March 8 nung nag-open nga ang PBA, nakaisang laro kayo doon, kalaban niyo yung Magnolia Hotshots at nakuha niyo nga yung panalo. Naalala mo pa ba Daniel yung araw na yon, yung March 8, nung on the way ka to Araneta, suot-suot mo yung SMB jersey. Ano ba yung feeling mo nung araw na yon? Sobrang happy talaga nung ano. Hindi ko syempre, hindi ko rin expect na dati na ngayon suot ko na ngayong SMB. Daniel? Naku, makakaabante, nawawala si Daniel, hindi naman siya nakuha ng pulis dahil naka-hazard siya, mahirap lang siguro yung signal. So ito mga kaabante, nag-comment ulit si Alia Del Rosario. Sabi niya, thank you ma'am. Anong thank you? Hindi lang thank you to. Hindi kami tumatanggap ng thank you dito. Merienda pwede. So ayan, sa lahat po nung nakatutok dito sa amin, maraming salamat po. Ayan. Ayan, makakasama na ulit natin si Daniel. Ayan mga kaabante, konti na lang makakasama na ulit natin si Daniel. Medyo mahirap lang yung signal dahil nga nasa gilid siya ng kalsada. Baka mobile data yung gamit ni Daniel. So ayan, sa lahat po ng nakatutok sa amin ngayong hapon, maraming salamat po sa inyo sa patuloy niyong suporta sa Sport Talakan. At abangan nyo pa syempre yung mga susunod naming episodes dahil marami pa tayong mga atleta na makakasama, yung mga idols nyo sa PBA, ganyan, makakasama pa natin sila. At syempre, huwag kayong bibitaw dahil babalik pa si Daniel, meron pa tayong tanong sa kanya, medyo mahirap lang talaga yung signal niya ngayon. So kung may mga gusto kayong questions na ibigay kay Daniel, i-comment nyo lang yan mga kaabante at sasagutin niya ni Daniel. Siyempre, hindi tayo bibigyan ng San Miguel Beerman rookie. So, nandiyan na ba siya? Ayan. Nakabalik na siya mga kaabante. Ayan. So, eto Daniel, nasa ano na rin tayo. Last question na tayo, naputol kasi tayo eh.
Hello, Daniel. Naririnig mo na ba kami? Yes, yes po. Hi. Ayan, ayun. So, ito, may question ako ulit sa'yo. Last question, Daniel. So, nakaisang panalo kayo, di ba, nung March 8. Nakalaban nyo ngayong rival ng San Miguel sa All-Filipino Cup. So, sa tingin mo ba, pagbalik ng PBA, pagbalik ng All-Filipino Cup, makukuha nyo ba ng San Miguel Beermen yung ika-anim na kampiyonato nyo sa Philippine Cup? Yes, of course naman, syempre. hindi ganun kadali, pero iba kasi yung iba yung tiwala namin sa isa't isa sa loob ng court. So, alam ko na malaki ang chance na makuha ulit namin yung susunod na champion. At pipilitin namin at yung ireregalo namin yung yun para kay Kuya Junmar. tama, dahil nga nagpapagaling pa si Junmar. Pero eto, Daniel, pag bumalik na yung PBA, ano ba yung aasahan namin sa'yo? Ano yung aasahan namin sa'yo pagbalik ng San Miguel sa court ng PBA? Yes, of course. Talagang yung makikipagpalitan ako ng mukha talaga para lang pag-tribute ako sa loob ng court at bibigay ko talaga yung best ko. At hindi ko sasayangin yung tiwala sa akin ni ng mga coaches namin at yung mga teammates ko, yung tiwala nila sa akin. So, alam nila kasi na every time na nasa loob ako ng court, sa practice man o sa tune-up man, na lagi nila sinasabi sa akin na ibigay ko lang yung best ko at may tiwala rin sila sa akin. Mm-hmm. At aabangan namin yan. Aabangan namin si Daniel De Guzman pagbalik ng PBA. So, eto, Daniel, meron nagpahabol ng comment. Si IC Kabigaw, sabi niya, idol ko po siya, pabati daw. Siya daw ang iyong ka-practice buddy lagi. So, si IC Kabigaw, batiin mo daw siya. Hi, idol. Thank you. So, eto, Daniel, bago tayo matapos, baka may mga gusto kang batiin or pasalamatan. So, eto, sige, eto na yung chance mo. Yes, binabati ko nga pala yung family ko. Yes, baby ko, si Jam, Mrs. ko, si Jaser, at De Guzman family. At of course, mga teammates ko dyan. Miss ko na kayo. yung team namin talaga. Yan, miss na miss ko na. So, ingat kayo palagi. God bless. So, Daniel, maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa amin. Talagang huminto ka pa para makausap kami. Maraming salamat sa'yo. Ingat ka dyan, Daniel. At sana sa susunod, makasama ka na namin ang live na live talaga. Thank you, Daniel. Ingat ka. Thank you so much, ma'am. Sige po. God bless. Okay. Thank you po. Thank you so much. Thank you. So, ayan mga kaabante, nakasama nga natin si San Miguel Beermen rookie Daniel De Guzman. So, syempre, bago po matapos ang ating show, nais ko po munang pasalamatan ang aking mga sponsor. Syempre, gusto ko po magpasalamat sa Food Diet Healthy Meal Prep na talaga namang niready ang 1 week supply ko ng pagkain. Maraming salamat sa Food Diet at syempre, maraming salamat sa iyo, Mab Santos. Gusto ko rin magpasalamat sa LGR Sportswear kay Sir Ryan Cruz. Syempre, maraming salamat din sa Catch Your Own Wellness Clinic, Dr. Dior, San Buenaventura Santos of San Buena Dental Clinic. Thank you rin, syempre, kay Dr. Richard Enrique. At maraming salamat sa lahat ng tumutok ngayong hapon. Ako po si Sarah Acido, inyong Queen Bee, at ito ang Sport.